is full time. So ang topic ko po ngayon is yung marketing plan ng N-Word. So napunta po tayo sa number 1. Ano po yun? Retail or retailing. So meron po tayong 25% discount. Now, ang SRP is 200. Mabibili lang po natin siya ng wholesale, 150. So meron po tayong 50 pesos na tubo. So sa retailing po, meron po tayong tinatawag na puhunan. Meron din po tayong tubo. Punta po tayo sa number 2. Wholesale. Now, for example, kumuha po kayo ng one package. Meron na po kayo account sa N-Word. Mahati po sa dalawa yan. Now, for example, si Alpha, in-invite nyo, meron kayong referral fee na 1,600 na gusto niya yung company, yung products, and yung team. Now, for example, in-invite nyo rin si Beta, another 1,600 na referral fee. Okay po? So, sa wholesaling po, meron tayong referral fee sa bawat tao regardless kung gano'ng karaming packages ang kukunin nila. Now, punta po tayo sa number 3. Ito po yung tinatawag naming override commission. Okay? Override commission. Let's say, may ito po ulit yung account nyo. Then si Alpha at Beta. Meron na po kayo dyan, 3,200. Now, let's say, nag-pair po yan, this company will give you 2,100 as a bonus pairing. Now, dito po meron akong tinatawag na active income, passive income, exponential income. Paano po yung active income? Kayo po yung kumilos, kumita po kayo. Now, what if busy po kayo pero si Alpha at Beta mas may oras para gawin yung negosyo? So, nag-invite po si Alpha, then si Beta. Dahil po sa passive income, so 2,100, 2,100, so another 4,200 goes to your account nang wala po kayong ginagawa. Now, ito po, mag-aantay lang po siya, may makuha ulit si Beta. So, another 2,100 goes to your account. So, yun po yung tinatawag naming passive income. Exponential income, pagsamahin po natin yung dalawa. Kikilos po kayo, kikilos po si Alpha at Beta. Then, pati yung mga na-invite na, ang tawag po namin doon is leveraging or exponential income. Okay po, so ngayon punta po tayo sa number 4. So, sa number 4 po, ito po yung tinatawag naming stair steps. So, ito po yung product points. Sa bawat package natin, meron na po siyang product points. Now, number 4. Stair steps. Okay. Sa stair steps po ng Alpha Network Corporation, meron po tayong 11 stair steps. Oh, papakita ko po muna yung first 5 na basic. So, novice, apprentice. Ito po yung ranking natin sa company expert, then master. So, may corresponding percentage po yan bawat level. So, 15, 25, 30, 35. Now, let's say, nandito na po kayo sa master. Then, may bago po kayong distributor. Dito po sa stair steps, simple subtraction lang po. Your percentage minus yung percentage yung bago. So, 35 minus 5. So, 30%. Ano po yung 30%? Sa kada package po na bibilin natin, meron po yung 1,050 MPB points. Okay po? Now, 30% ni Beta. So, example, 350 pesos ang papasok po sa inyo per package. What if po kung tatlo yung kinuha niya? So, 3 times 350. Yan po yung stair steps. What if naman po, nagsipag na po si Beta. Nandito na po siya sa professional. So, ano pong percentage na? 25 na. So, mangyari, 35 minus po yung percentage niya, 25, so 10% na lang po ang papasok sa account nyo. Then, what if naman po, nagsipag po si Beta, nandito na rin po siya sa master. Now, ano po mangyayari? So, 35 minus 35, 0. Dito po sa company, walang 0. Bibigyan po kayo ng fixed 3% tuwing nagpapantay po kayo ng position. Okay po? So, ganito lang po siya. So, sa bawat packages po, meron po tayong 1,050 MPB points. Nagkakaroon lang po tayo ng certain percentage sa bawat level or ranking natin sa company. So guys, ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo kikita ng mas malaki or yung tinatawag naming business strategy. So ngayon, di ba po, meron po tayong, panag-avail po tayo ng one package, ang tawag po sa atin is distributor. Ngayon po sa company natin, meron tayong tinatawag na safety net.
Meaning, the company is allowing us na magkaroon tayo ng 14 bonus per day. So, kung 14 bonus per day po, kikita po tayo ng 29,400 per day. Or per month, 882,000. Now guys, tatanungin ko po kayo kung okay na po ba sa inyo yung 29,400 per day or mas gusto niyo pa pong kumita ng mas malaki. So, paano po yun? Ito po yung discuss ko ngayon or yung topic ko ngayon, yung multiple accounts. Paano po yan? Meaning na multiple accounts, mag-a-avail po tayo ng more than one packages. Okay? For example, ang basic po na sinasuggest po namin is 7 packages. Bakit po maganda ang 7 packages versus 1 package? Ngayon, i-discuss ko po kung paano. Now, let's say, meron po tayo agad na papangalan ko po sa akin. Now, meron tayong 7 packages. Akin po lahat ito. Tingnan po natin yung difference kapag naka 1 package lang. Now, ang initial cash out po natin kapag naka 7 packages, so yung first package po natin, mabibili natin siya ng 14,900. Now, yung succeeding natin, 12,800 times 6. So, meaning 12,800 times 6 plus yung 14,900. So, total po is 91,700. Now, di ba po meron po tayong 7 packages at meron din po tayong retail products dyan? So, meaning meron tayong worth 16,000 kada package po. Times 7. So, 16,000 times 7 po. So, meron po tayong 112,000 sa ating packages. Now, meron na kaya akong kita kahit hindi pa ako gumagalaw? Yes. Bakit po? Mag-prepare po yung account po natin mismo. Paano po yan? Ngayon po, si account 4 and 5, since under siya ni 2, mag-prepare po yan. So, magkakaroon po tayo ng 2-1 dyan. Si account number 3 po, under niya si 6 at 7, magkakaroon din tayo ng pairing na another 2-1. Now, si account number 1 po, mag-prepare din po dahil account niya po sa lahat to. Now, mag-prepare po ito, mag-prepare po ito, and ito. So, we have 5 times 2,100 na pairing. So, meron po tayong 10,500 agad. Hindi pa po tayo gumagalaw na bonus. Now, paano naman po pag meron tayong one account lang? So, for example, ito po kayo. Now, nakabenta po kayo ng 8 packages from 8 different people. So, wala po kayong choice kung di ilagay po siya dito sa ilalim nyo. So, 8. Okay. Now, magkano po ang nilabas nyo dito is 12,800 or yung 14,900 natin dahil first package lang po. Okay po. Now, magkano ang pairing bonus natin? 1, 2, 3, 4. So, meron po tayong 4 times 2,100. So, a total of 8,400. Plus po yung referral fee. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 times 1,600. So, plus 12,800. Okay, so ilan po yan? Okay, ang total per day nyo po, pag naka one account, is 21,200. Now, let's see po, same scenario po, nakabenta rin po ako ng 8 packages from 8 different people, pero sa 7 accounts naman po. Pero dito po, nilagay ko po sila sa magkakaibang packages ko po. So, dito si A, dito si B, dito si C, dito si D, E, F, G, H. Now, magkano po kaya ang kikitain ko? So, meron tayong 8 na referral fee. So, 8 times 1, 6. Meron po tayong 12,800. Now, ang bonus po natin or ang pairing natin, magkano po kaya? So, kay account number 4, kikita po tayo ng isang pair. Si account number 5, kikita po tayo ng isang pair. Si account number 6, kikita po tayo ng isang pair. Si account number 7, kikita po tayo ulit ng isang pair. Meaning, apat po sa account natin kumita ng 2,100. So, a total of 8,400. Now, meron kaya, ang kumita lang po is 4, 5, 6, 7. Meron pa kayang kikitain si 1, 2, 3? Yes po, meron po. Bakit po? Aakyat po lahat ng points sa taas dahil under niya po ito lahat. Now, si account number 2,
Ito po siya. So, mag-prepare po ito. 2-1, 2-1. So, meron po siyang 4-2. Si account number 3, ganun din po. 2-1, 2-1. So, meaning, dalawa sa account natin kumita ng 4,200. So, 8,400 po siya ulit. Now, si account number 1, kikita pa rin. Yes. Under niya si 2 and 3 and lahat po. So, mag-prepare po ito. 1, 2, 3, 4. So, meron po tayong 4 times 2,100. So, meron tayong 8,400 ulit. So, ang total na po niyan, 8,400 times 3. 8,400 times 3 po. Yan, 25,200. Plus, yung referral po natin na 12,800. Plus 25,200. Yan. So, meron po tayong total of 38,000 na kita po. Tingnan niyo po yung pagkakaiba ng one account, ang 21,000 lang po versus 38,000. Yes, pwede niyo sabihin sa akin na kasi po mas malaki ang cash out nitong 7 accounts. Opo, pero one time payment lang po 'yan. Let's say nakabenta rin po sa one account yung 8 tao niyo, nakabenta rin ng tigi-tigisa. Magkano po kaya ang income niyo ulit? Okay, magkano ang pay rin niyan? 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. So, another 8,400 po ang pumasok sa inyo. Now, let's say, dito naman po sa 7 accounts, nakabenta rin po yung 7 taong nakuha natin. So, dito po nila ulit nilagay, yan. Okay, si account number 4, kikita po ulit ng 2-1. Si account number 5, 2-1. 6, 2-1. And yung 7, 2-1. So, meron po tayo ulit 8,400. Now, si account number 2, kikita rin po ng 2-1, 2-1. So, another 4,200 kay account number 2. Si account number 3, kikita rin po ulit ng 4, ng 2-1, 2-1. So, another 4,200. So, 8-4 po ulit yon. Now, si account number 1, kikita rin po. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. So, a total of plus 25,200 again. Nakita nyo po yung difference. Kumbaga, mas malaki po siya sa simula lang, pero the rest na po, pag tirinabaho na po natin yung negosyo, palaki ng palaki na po ang ating kikitain. So guys, ngayon nakita nyo na po ang pagkakaiba ng one account versus multiple accounts. So it's up to you guys, i-analyze nyo, pag-aralan nyo yung diniscuss ko. So if you want to earn big, I suggest go big, go 7 accounts, power.